5 go 4 now. Hey everyone, welcome back sa Body and Sense guys. Welcome back sa channel guys. Today, this is going to be exciting video para sa inyo. Kasi ito yung isa sa mga requested video nyo, yung top 5 scents ko from Bath and Body Works. Yes, finally, nagawa ko na siya. Ang daming yung request, guys. But, isa-isa lang. Meron nag-request na Sunset Glow. Hindi ko actually na-try yung Sunset Glow. Nung pumunta ako sa store, hindi ko din siya na-try. So, na-curious talaga ako sa Sunset Glow. And maybe next time, bibilhin natin, especially pag meron tayong mga coupons. But yeah, bibilhin natin yan. Then, meron ding nagpa-request na i-review ko yung Champagne Toast. Actually, meron akong Champagne Toast dyan sa storage. So, next natin i-review yan, yung Champagne Toast. And then, next is, meron nagpa-request ng Velvet Petals Noir or Bare Vanilla Noir. So, actually, yung Noir Edition, I think discontinued na nila. Wala na siya sa Victoria Secret na website, wala din siya sa store. So, I know na maraming good reviews yung Noir Edition, but hindi na yata nila ginawa ulit yung Noir. I'm not sure kung bakit. So, meron ding nagpa-request na You're the One. So, actually, yung You're the One, na-try ko na siya before sa store. And actually, meron akong You're the One na antibacterial and gel. So, makita nyo, marami pa siya. Kasi, hindi ko siya masyadong nagagamit. Para siyang, medyo matapang yung pagka, I'm not sure, floral, I guess. And every time na nagsasanitize ako sa sasakyan, pag kagagaling lang namin sa store or grocery store, syempre, dahil sa pandemya, diba, nagsasanitize tayo, nagre-reklamo yung mister ko dito. Sa scent ng You're the One. So, kaya hindi ko siya naibili. But sure guys, next time na merong coupon, bibilhin natin yung You're the One para ma-review natin siya talaga yung mist niya. Okay? So, this time, ito yung nagawa kong video para sa inyo, yung top 5 scents ko from Bath and Body Works. So, actually, nahirapan ako kasi sobrang dami kong gustong scent from Bath and Body Works. Nag-stick talaga ako sa top 5, guys. Ginawa ko itong list na ito based sa mood ko. Like, for example, mood ko yung bagong ligo ako, parang ganun. For example, mood ko yung floral ako ngayon. Mood ko yung sexy scent ako ngayon, parang ganun. So, ayan, ginawa ko sila. And then, actually, pinapili ko din yung mister ko kung alin dito sa clean scent yung gusto mo, alin dito yung sexy scent na gusto mo, alin dito yung fruity scent na gusto mo. So, ayan, pinapili ko siya kasi siya naman yung kasama ko parati and maamoy din niya yung scent ko, diba? So, ayan, eto na, nag-come up kami sa unanimous decision. And, yeah, let's reveal, guys, kung alin yung mga top 5 scents ko from Bath and Body Works. So, first na pinili ko, guys, ito yung mood ko na feeling bagong ligo ako, feeling bagong labas ng shower, feeling fresh and clean. Of all the clean and fresh scents from Bath and Body Works, ito yung pinili ko. And nag-agree din yung mister ko na maganda talaga itong scent na ito. So, ito yung Gingham from Bath and Body Works. Ayan. Really nice scent, guys. Actually, na-review ko na ito. But, for the sake lang dito sa video na ito, basahin natin yung fragrance notes niya. Blue Freesia, White Peach, Fresh Clementine, Violet, and Clean Musk. Yan yung fragrance notes niya sa likuran. So, sabi dito, a pretty blend of fresh blue florals and crisp clean fruits. This fragrance celebrates everything we love about our brand. So, really nice and very clean and fresh. Bagong ligo. Perfect for all ages. Perfect sa babae. Perfect din sa lalaki. Unisex, I guess, ito. Kasi meron akong kaibigan na lalaki na gustong-gusto niya itong gingham. Meron siyang lotion. Meron siyang body wash. Meron din siyang mist ng gingham. Although, may pagka unisex siya, pero andyan pa rin yung pagka sweet floral fruity scent niya. Really nice scent, parang
bagong ligo, like bagong ligo ka every hour, every day sa mga hindi naliligo dyan. Very nice talaga itong gingham, guys. So, yeah. Try nyo yung gingham na Bath and Body Works. Sobrang ganda ng scent na ito. Very fresh, very clean para sa akin. And this one also, nag-last siya around 3 to 4 hours. And not bad, diba? 3 to 4 hours. Kasi yung iba, nag-last lang 1 hour, 2 hours. But this one, 3 hours meron pa. 4 hours, konti na lang. But at least, nandyan pa rin siya. Very nice. Very fresh, clean scent para sa akin yung gingham. So next, guys, na pinili ko, ito yung scent na parang floral scent ka. Yung parang springtime. Yung parang ang ganda mo, parang ganon, parang very feminine. So of all the floral scent, guys, sa Bath & Body Works, ito yung pinili ko, yung Perfect Peony. Really, very nice talaga. Na-review ko na din itong Perfect Peony, but for the sake nga lang sa video na ito, basahin natin yung fragrance notes. An airy blend of peony, natural apple oil, and vanilla sandalwood. Sobrang gandang scent na ito, guys. Parang fresh, floral, konting sweetness, airy scent. Ang ganda talaga. So, nag-agree din yung mister ko of all the floral scent na pinatry ko sa kanya. Merong dahlia, merong ano pa, Hello Beautiful. Ito yung nanalo. And nagustuhan ko din ito actually. Dito natin siya itry. At first, merong nangingibabaw na alcohol, so kailangan natin siyang ipa-dry down. But this one, once na nag-dry down na, sobrang gandang scent na ito, guys. Floral, sweet, fresh, very feminine na scent. Hindi siya yung childish na scent, but feminine. Parang dalaga, parang ganun. Ang ganda. Sobra. Ito yung pinaka-best floral scent para sa akin from Bath & Body Works. Really nice. And this one, I think, nag-last siya ng around 4 hours? Up to 6 hours, I guess. Depende siguro sa body chemistry nyo, itong Perfect Peony. But this one, nag-last longer siya sa akin. Perfect Peony. That's why I really love this kasi long-lasting din siya and smells pretty, smells dalagang Pilipina, parang ganun. Really nice scent. So next, guys, yung pinili ko sa isa sa mga top 5 ko, ito yung fruity scent. Pag mood ko yung parang kind of sweet, fruity scent, ito yung pinili ko. Actually, marami akong nagustuhan sa mga fruity scents from Bath & Body Works, like Pretty as a Peach, meron din yung Cucumber Melon. But this one, kakaiba siya sa mga fruity scents na na-try ko kasi ito, para siyang mamahaling perfume. Perfumey siya. Very nice yung pagka-sweetness niya at saka pagka-fruity niya. But hindi siya talaga more on fruity scent. Medyo may konting floral scent siya. And this one is A Thousand Wishes. So actually, na-review ko na itong A Thousand Wishes before sa isa sa mga videos ko. So for the sake lang sa hindi nakakita ng review ko, ito yung notes niya. A festive blend of pink prosecco, sparkling quince, crystal peonies, gilded amber, and amaretto cream. This one, guys, is ang ganda. Sobrang ganda ng bango niya. Para siyang mamahaling perfume talaga. But of course, medyo may pagka-alcohol at first yung smell niya, but kailangan natin siyang ipa-dry down. But this one is may mix of fruity and floral actually. Konting floral lang daw kasi nangingibabaw yung fruity scent niya. But this one smells like bubbly, like sparkling, like sweet fruity scent na may konting floral. But this one though is mature scent siya. Hindi siya yung mature na pang nanay or pang lola, but kind of like mature, sophisticated women, parang ganon. Sobrang ganda. This one is perfect for like holidays, perfect for a special occasion, perfect siya sa romantic night out or romantic dinner, parang ganon. Kasi amoy, ano siya, mamahaling perfume. Ito. Really nice scent actually. And hindi siya yung fruity na pang teenager or pang high school. Ito yung fruity na pang mature.
yung A Thousand Wishes. And nagustuhan ko talaga itong scent na ito. And nagla-last siya longer compared sa ibang mga fruity scents. This one nag-last siya, I guess, around 4 to 6 hours. Parang ganun. Yeah. Matagal mawala itong scent na ito. And pag ginamit mo ito, sasabihin nila na anong perfume mo, parang mamahaling perfume, but actually hindi. From Bath and Body Works lang. Sobrang ganda nitong scent na ito and nagustuhan talaga ng mister ko. So next guys, ito yung pinili ko na scent na parang mood ko yung feeling sexy ako, parang ganun. Bagay siya pang night out, bagay siya pang romantic night or romantic dinner. So of all the sexy scents na na-try ko, ito yung winner para sa akin and winner din para sa aking mister. So, ito yung Sensual Amber. So, actually, na-review ko na siya, yung Sensual Amber, if hindi nyo pa nakita yung review ko. So, ito yung fragrance notes niya dito sa likuran. Ito is Golden Amber, Wild Berries, Orange Flower, Lotus Petals, Creamy Sandalwood. So, kinumpare ko actually yung Into the Night versus dito. And then, pinatry ko sa aking mister. Ang sabi niya yung Into the Night, too much daw. And I agree na too strong yung Into the Night na para siyang unisex scent na. And kinumpare ko din yung Darkest dito. Yung Darkest naman, medyo matamis siya. But this one is perfect. Like, perfect combination talaga. And nagustuhan ko ito. And actually, long-lasting din siya itong scent na ito. Yeah, compared ko siya sa Into the Night. Yung Into the Night is unisex, may pagka-masculine na scent. Kasi parang yung Into the Night, parang independent, strong woman, parang sophisticated woman. Ito is very feminine, sexy scent. And sakto lang yung tamis niya. And then yung combination ng parang orange, yung wild berries, ang ganda. May pagka-citrusy scent siya. Ang ganda ng pagka-sweet niya. Not too sweet. May konting floral. And dyan pa rin yung musky, sexy scent niya. Like creamy, musky scent. Very nice. Very feminine. Feminine siya compared sa Into the Night. And then, not too sweet compared sa Darkest. Yung Sensual Amber. Actually, kinumpare ko then yung longevity, same lang din yung Into the Night at saka ito, Sensual Amber. Nagla-last din siya ng around 3 hours, 4, 5 hours konti na lang maamoy mo. Same din sa Into the Night. Yeah. Not bad actually yung longevity ng Sensual Amber. Try nyo guys if magustuhan nyo itong scent. But para sa akin, ito yung considered ko na very feminine, sexy scent. Yan. So next, and ito na yung top 5 ko para makomplete na natin yung top 5. Ito yung scent na i-review ko na din ito. Ito yung pinaka, sabi ko sa inyo, yung if ever na meron akong scent na gustong gamitin para sa sarili ko, ito. Yung Into the Night, which is most earthy scent. Sobrang ganda nitong scent, guys. Ito, na-review ko na, but ito yung fragrance notes niya for the sake of this video. Starflower, sandalwood, musk, sugar tangelo, white agarwood, radiant amber. Really nice scent. And alam nyo, ayan, ang dami ko nang ginamit dito. Lately, ito yung ginagamit ko. Ito lang yung ginagamit ko actually, lately. Kasi bumibiyahe kami. Kasi ito, itong scent na ito, at first, if nakita nyo yung previous video ko or if hindi nyo pa nakita, at first, hindi ko siya nagustuhan. And then, parang, the more I smelled this scent, the more I fell in love with this scent. Sobrang nagustuhan ko na siya. So, ang ganda ng scent na ito, guys. Parang siyang, comforting, relaxing scent, earthy, amoy lupa nga sabi ko, but nandyan yung freshness, nandyan yung parang woodsy scent. Ang ganda. Sobrang ganda nito. So, ginagamit ko siya lately kasi parang nawawala yung hilo ko sa biyahe. Comforting siya. Pag naamoy ko ito, nakaka-refresh siya sa feeling. Yeah, itong scent na ito, yung In the Stars. But
I'm not sure kasi merong mixed reviews itong Ina Stars, merong iba na hindi nila gusto. But this one, nagustuhan ko siya. Although may pagka-masculine scent siya, pero andyan pa rin yung feminine aspect niya. Yeah, amoy mo pa rin yung parang konting sweetness, may konting citrusy din. Parang yung freshness niya, parang yung pine tree. Very nice scent itong Into the Stars para sa akin. But ang masasabi ko dito sa Into the Stars, hindi siya bagay sa lahat. Kasi merong iba na ayaw nila, meron ding iba gusto nila. But for me, I love this scent, Into the Stars. And ito yung ginagamit ko lately. Sobrang nagustuhan ko itong scent na ito. So yeah, that's it guys. Ito yung top 5 scents ko from Bath and Body Works. Ayan. So, pinili ko sila sa buy mode ko guys. If gusto ko yung parang sexy, ayan. Gusto ko yung amoy bulaklak, amoy bagong ligo ako, amoy sweet, fruity, and amoy earthy scent. Ayan. Ito yung top 5 ko for now. Kasi malay natin may magustuhan ako this year, diba? Na bagong labas. So yeah, that's it for today, guys. And I hope you enjoyed this video. And if you tried these scents, let me know, guys, in the comments kung ano yung masasabi nyo dito sa top 5 scents ko. Nagustuhan nyo ba din or hindi? So that's it. I hope you enjoyed this video. And see you next time. Thanks for watching.